Ayun, so good to say guys, welcome back ulit dito sa ating Palaboy Trader na Cryptokoto channel. So ang bago po nating games na re-reviewin, ang pangalan po niya is The Next War. Ayan, so tingnan mo po lang dito sa kanyang pinaka-main na website. So isa po siyang shooting game. So kung marunong ka, ano, tinatawag natin na Call of Duty. So di ba mga nilalaro natin noon, yung kapanahon natin is Counter-Strike pa yung mga nilalaro natin. So ito is parang ganun din po yung ano, yung pinaka-version niya. And then yun nga lang is syempre nakakonect siya dito sa ating cryptocurrency. Ayan. So kasi meron siyang token na gagamitin naman sa kanya. Okay? So reviewin po natin kung anong meron dito kay The Next War. So paano niya nasabi na kapareha siya ni Call of Duty natin. And then ano yung mga i-expect natin based sa kanilang roadmap at saka dun sa ating pinaka-gameplay sa kanya, yung mga tokens na gagamitin. Tapos yung gustong-gusto ko sa kanila guys, docs yung team natin. Ayan. So tingnan po natin itong si The Next War. So bago tayong patuloy, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na Cryptokoto channel para updated ka po dito sa ating mga play to earn games. And then part always ng review natin, yung disclaimer po natin, always invest what you can afford to lose dito po sa ating mga play to earn games naman. Okay, so tingnan po natin kung anong meron dito kay The Next War. So sabi niya, reboot humanity, The Next War words, First GameFi combat zone developed with Unreal Engine. So yung mga ginagamit sa mga ano, inspired by Call of Duty, a revolutionary MMO battle royale shooter game in free to play shoot to earn metaverse. Ayan, so free to play pa rin pala to si ano, The Next War natin. So TNW, yung pinaka main token natin sa kanya, is not merely a combat zone, also a party zone that allows you to showcase your latest NFT collectibles across the sandbox. Ayan. So mukhang malaki tong project na to guys, kasi bukod sa docs yung mga teams natin, so malaki yung gusto niya ipakita, kasi parang Call of Duty nga po yung gusto niya mangyari. So meron siya dito sa later on, na magkakaroon siya dito sa Android and then magkakaroon din siya sa ating iOS. So sa ngayon wala pa, kasi introduction pa lang nitong ating pinaka main game naman sa kanya. So para meron kang idea kung ano yung itsura niya, so panoorin po natin yung kanyang video dito sa kanyang pinaka YouTube naman. So bakit niya nasabi na para siyang Call of Duty. Ayan. So tingnan mo. Ganun na ganun po yung ano, yung shooting game natin sa kanya. Ayan o. Ayan, so may pagka-adrenaline rush yung ating shooting game. Ayan. So tsaka ganda ng graphics niya, di ba? Yung talaga mga games na ano, yung mga high-end games na nilalaro natin. Okay? Ayan, so balik tayo dito sa kanyang website. So yun yung ating pinaka-preview sa kanya guys. Tapos kung gusto mo makilala itong mga developers ng games natin, nandito po yung mga social media. Tapos gaya ng sabi ko sa inyo, docs yung teams natin guys, kasi pag tinignan mo yung kanyang Twitter account, meron na po siyang mga ongoing na AMA at saka meron na siyang mga ginawa na AMA. Tapos makita mo yung mga previous na AMA nila nandito sa bandang baba eh. So medyo matagal na rin itong games natin, nakita ko. Ayan. So February 16 yung last na AMA nila. So nandito po yung ating CEO, si Mr. Kelvin naman. Ayan. So nagpakita po sila. So double check mo na lang. Nandito naman sa ano, sa Telegram nila yung ano, yung ating mga AMA sa kanila. Ayan. So yun yung nagustuhan ko sila, kasi medyo docs po yung ano, yung pinaka-team natin. So dito sa bandang baba ng kanyang website, so yung preview na napanood natin kanina. So paano naman yung ano, yung pinaka-gameplay niya? So The Next War is designed to enhance the gaming experience for shooter enthusiasts. Unlock your rare genetic soldier. So meron kang mga NFTs na later on bibilhin naman sa kanya. So meron din siya mga weapons, and then syempre depende na lang kung saan battle zone yung pwede mong puntahan. So meron siyang guild war. Soldiers need to form or join a guild to participate. So meron tayong ano dito, membership. Ayan, it's a war of guilds fighting to conquer the land. You can join the war and use special robots. The guild battle once a week and massive rewards are awaiting for you. So 30 versus 30. So ang dami pala ng ano, members ng game natin dito. So mukhang gera yung puputahan natin sa kanya. Meron din siya yung battle royale na tinatawag sa kanya. Soldiers batter each other on a shrinking map to become the last survivor. So the game starts with minimal equipment and ends with glory. You can play it solo or team with your best friend. Ayan, so yun yung gusto natin. Pwede siyang solo or meron kang kasama sa ating game. So meron siyang normal mode. Tapos meron din siyang tinatawag natin na rank mode. Ayan. So dalawa yung pinaka main na gameplay natin sa kanya. Tapos dalawa din naman yung tokens niya, yung TNW yung pinaka main token, tapos yung isa is yung tinatawag niya na TNG.
So the next word, gem. So in-game token naman to. The next word, gem, is governance token that binds the whole TNW communities. So TNG holders can stake, trade in the market, and participate in key governance voting natin. So TNG governance token pala to. So pwede ka sa play to earn, pwede kang gamitin dito sa market, staking at evolve soldiers yung ating TNW na token naman sa kanya. So yung isang token natin sa kanya, so the next word, TNW, or dapat ito TNW, no? So TNC yung ano, yung isang in-game token. So ito pala yung sinasabi ko. The next word coin, TNC, is the major in-game currency. So ito pala yun. And then earned by participating in the game and many other activities. So it can be exchanged, traded, or to buy TNW bucks. So ito pala yung gagamitin natin para magbili ng ating mga NFTs dito sa loob ng ating pinaka-game naman. Ayan. So, okay. So, dalawa yung tokens natin. Tapos, guys, ito yung maganda sa kanya, interoperability. Kasi sabi niya, itong the next word natin, meron siyang connection dito sa ating sandbox. So, kilala mo si sandbox, diba? So, kilala yan na platform na development ng ating mga game. So, TNW owns a 3x3 land located, meron siyang map, and in the sandbox, and will bring the cross-platform NFT interoperability to TNW. Interoperability functions such as private parties, NFT showcase, minigames, tournaments, and many more. So pwede ka palang pumunta dito sa map na to. So ganyan pala yung ano, yung sandbox natin. So nandito yung kanyang link para ma-double check mo na nandito na nga po itong si The Next War natin. So bumili siya ng ano, ng land or space dito sa kanya. So ito yung mga members natin, guys. So docs yung ating pinaka CEO, si Mr. Kelvin. So nandiyan naman yung mga description niya. So tingnan na lang natin sa mga susunod na ama, kasi meron pa daw silang mga ama eh. Tapos mapapakita daw yung ating mga developers, si Mr. Jeremy, si Mr. Terry, at saka si Mr. Poo naman natin. Okay? So yun yung mga members natin. Tapos ito yung pinaka roadmap ng games natin. So yung phase 1 nila, last year pa nag-umpisa. So ideation at saka yung pre-marketing. Tapos yung phase 2 is ngayong first quarter ng 2022. So kaka-launch pa lang ng kanilang website, kaya nga nagpapakilala po sa ating itong games natin na si The Next War. So yun pala, guys, ayan. So bago tayo putuloy sa roadmap, puputuloy natin to, kasi meron tayong ano dito, guys. Meron tayong glimpse, or pwede kang magkaroon sa kanya ng tokens. So free tokens na to, guys. So wala pa lumalabas na token si TNG, pero mamimigay siya ng 100 TNG tokens sa tatlong winners. So ang gagawin mo lang sa kanya, i-share mo lang yung kanyang The Next War social media. So actually, kiklik mo lang itong mga links dito. And then automatically is mariretweet mo na, or marirepost mo na yung mga information about dito sa games natin. So follow mo na lang to, guys. So subukan mo na lang to para at least magkaroon ka na ng token sa kanya. So wala pang nagkakaroon ng token sa kanya. So later on, pag natuloy yung games natin, mahal yung mga tokens na yan. Okay? So susunod natin sa first quarter niya. So medyo malapit na siguro to, kasi marami silang marketing na kinagawa. Yung ating IDO, and then siguro most likely yung sale ng NFTs, tapos yung mga videos, nandiyan na yan. Pagdating ng Q2, magkakaroon tayo marketplace beta, yung tokens niya, ilalabas na niya. And then meron siyang mga game demo dito. Tapos phase 4, yung ating third quarter, is yung alpha beta test na yung actual games natin. Tapos official launching is Q4 pa naman. So medyo matagal pa yung games natin, pero excited tayo dito, kasi ito yung first na na-review natin na MMO role-playing game, yung ano, pinaka-games natin sa kanya. Tapos meron pa siya, 2023 Q1, yung kanyang pinaka-phase 6 naman sa kanya. Okay? So medyo interesting tong games natin na to, si The Next War. Ayan, so check natin, guys, yung ano, yung pitch deck naman niya. So ano yung mga meron pa dito na hindi natin nakita sa kanyang website. So isa nga po siyang ito nga, Reboot of Humanity. Meron siyang teaser video, so napanood natin yan kanina. Okay? So yung mission and vision niya is mag-participate ka with AAA GameFi experience. So maganda yung ano, yung pinakita niya na video, sample video. Yun yung mga games na madalas kong laruin naman, yung mga shooting game. Ayan, so maganda kasi yung ano, pag namamatay yung kalaban mo, di ba? So meron siyang konting excitement naman doon. Okay? So ito yung mga partners ng The Next War na games natin. So anyway, hindi pa naman fully launch yung game natin. Meron din siyang ano, may vision and mission siya. Pwede magkaroon siya ng ano, top 10 highest price pool in the world's
e-sports tournament. So magkakaroon din siya ng tournament. Yan yung plan niya. Tapos ito yung mga match natin sa kanya. Meron siyang casual match at saka yung rank. Magra-ranking tayo sa kanya. Meron din siyang Guild Wars. So most likely ito yung mga NFTs natin, guys. So may mga parang battle tanks yung ano makikita natin sa kanya. Tapos TNC saka TNG. So hindi pala TNW. TNG yung pinaka-game tokens natin. TNW Soldiers, ayan. So ito naman yung mga NFTs kung later on bibili ka na sa kanya. Tapos yung mga weapons, ayan. So ganyan yung itsura niya. Core Strengths, ayan. So laki ng baril na ito, isa. So Race of GameFi Evolution, most popular game genre is shooting game natin. Tapos meron na siyang experience sa pag-develop ng mga gantong games. Tapos pwede rin siya sa live streaming later on. Yun yung pinaka-main na goal ng ating pinaka-game sa kanya. Ayan. So, meron pa siyang cash pool prize, so laki. 3 million USD. Later on, pag successful yung games natin. Tapos, yun nga, pwede siya sa sandbox. At saka yung opportunity natin dito is gusto niyang gayahin tong ano Warzone ni Call of Duty natin para ano gamitin naman dito sa ating smart chain technology. Ayan. So hopefully matuloy siya, di ba? Magkakaroon din siya ng mga lucky draw, yun nga nakita niyo kanina, so click niyo lang yon and then be part of us. So nandiyan yung ano yung kanilang mga social media naman. Okay? Okay, so brief introduction lang po tayo dito sa ating The Next War. Hopefully, medyo may nag-gets ka dito sa games natin para abangan mo na lang siya kung gusto mo siya later on. Ako gusto ko siyang abangan kasi ganun yung mga gusto natin games, yung mga shooting game, di ba? So, kung nakita nyo yung mga previous na vlog ko, marami akong video about sa mga shooting games naman. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. See you again sa ating next Crypto Vlog.